Tanong naman po from Facebook po ulit, no? From Isa Baguio Morandante. Attorney, paano po kung ang may-ari ng aso nag-deny na hindi niya aso yung nakagat? Yung nakakagat. Ayan po, mahirap po yan. No? So paano nga po yung may-ari po ng aso ay dinedeny po na yung aso niya ang nakakagat. So yan po, kailangan niya po lumapit po, no? Humingi ng tulong po sa barangay para po syempre makatulong po sa inyong mga gastusin. So madali po yan kasi kung yung may-ari po ng aso ay kapitbahay po ninyo. So alam naman po ninyo na talagang aso po niya yun. So paano po kapag hindi nyo po kapitbahay, no? Di kaya yung aso po ay napadaan lamang po sa inyo tapos nakagat po kayo. Ayun po yung mahirap. So kailangan po syempre magkaroon po kayo ng ebidensya po, no? Na yung aso pong iyon ay yun po yung asong nakakagat sa inyo. At ito po ay pagmamay-ari po nung tao na inyong nireklamo po, no? So tandaan po natin na yun nga po, ayon sa ating Anti-Rabies Act of 2007, so may responsibilidad po at pananagutan po yung mga may-ari po ng o may alaga po, no, dun sa aso o dun sa aso po, no. So una po, kailangan nyo pong ipagbigay alam dun sa mga otoridad within 24 hours pag nakakagat po ang inyong alagang aso. So kailangan din nyo po siyang paobserbahan po, no, kung ano pong mangyayari sa kanya pagkatapos po nung pagkakakagat. At ikatlo po, kailangan po ninyong sagutin po yung mga medical expenses po. So yun po, kasi nga po kayo po ay nag-aalaga po ng hayop, ay syempre po ito po ay cargo po ninyo, no? Kung ano pong mangyari po sa kanya. So kailangan po yung mga medical expenses po ay sagutin po ninyo. So kawawa naman po yung tao po nakakagat po, no? Kung siya po ay maari pong hindi po makapagtrabaho ng ilang araw o maari pong sa kasamaang palad po, maari pa po siya mamatay dahil po dun sa pagkakagat ng inyong aso. So kailangan niyo po siyang bayaran po ng inyong medical, ng kanyang medical expenses po, no? At sa ibang kaso nga po, maari din pong damages po, no? Dahil nga po may mga, syempre po, no, may inabot po yung trauma o di kaya naman po hindi po siya nakapasok ng trabaho. So syempre po kailangan nyo din pong bayaran po, no, yung mga nabanggit po. Ito naman po from Gina Ibarreta of YouTube. Sa YouTube naman po ito. Tanong ko lang po, pag may bakuna po ba ang aso, ay safe na po ba ang aso? Safe na po ba yun if makakagat man po ay hindi po magkakarabis ang tao na kakagat niya? O saklaw po ba ng Republic Act yung kahit bakunado ang aso at nakakagat tapos ayaw po sagutin ng may-ari yung gastos ng nakagat? Kasi po pinapanindigan niya na walang rabis ang aso niya at malinis. Valid reason po ba yun para hindi siya kasuhan sa hindi niya pagsagot sa pagpapagamot? So ito po nag-comment sa atin, sinasabi po nung may-ari po nung may-ari po nung aso na nakakagat sa kanya o sa kanyang kaanak po. Sabi po niya may bakuna naman daw po sa rabies yung kanyang aso, malinis naman daw po. So ayaw niyang magbayad. Ayaw niyang sagutin yung pagpapagamot. So valid na po ba 'yun? So hindi po, no, hindi po 'yun na valid kasi po kahit po meron na pong bakuna yung inyong aso po, ay kailangan nyo pa rin pong paobserbahan. Paobserbahan po ang inyong aso, ipagbigay po ito sa mga otoridad at sagutin po yung nagastos po ng inyong ng taong nakagat po ng inyong aso. Kasi po tandaan po natin yan, ha, bakuna po. Di ba po ang bakuna po hindi naman po talaga 100% po, no? Na ibig sabihin po ay makakaiwas po tayo sa sakit. So maaari pa din po na kahit bakunado po yung aso ay magkaroon pa rin po siya ng rabies. At syempre po yung rabies po maaari din po mapasa doon sa tao po, no, na nakakagat ng inyong aso. At syempre po, no, wala naman po sinasabi sa batas na kapag nagpabakuna na po kayo, kailangan nyo pong gawin magpabakuna po, no, na anti-rabies po, no, para sa inyong aso. Pero hindi naman po sinasabi doon na kapag bakunado na po ang inyong aso at nakagat po niya yung tao, ay hindi na po kayo magbabayad po, no, ng mga medical expenses po ng tao. At hindi nyo na po paobserbahan yung inyong aso.
So once po makakagat yung inyong aso ay kailangan nyo pa rin pong paobserbahan at syempre po sagutin po yung mga gastos po sa ospital. So sabi nga po natin kanina, hindi naman po basta-basta lamang yung rabies yung binabantayan po natin, no? Yung actual po na pagkakagat, syempre po, yung pagkakagat po niyan, masisira po yung balat ng tao, syempre po, magkakasugat po yan. At kung mas malalim po yung pagkakagat, aabot po yan sa buto. So syempre po, no, madadamage din po yung katawan po, no, o mapipinsala po yung katawan ng tao. Yun po yung kailangan din po nating bantayan. So hindi lamang po yung rabies. So kailangan po ninyo talagang sagutin yung medical expenses po nung tao. Kasi nga po, hindi naman po, kunyari po, syempre po, nung wala naman pong partisipasyon, nananahimik po yung tao, tapos bigla na lang po inatake ng aso ninyo, yun po syempre po, nung malinaw po, kailangan nyo po talagang sagutin yung medical expenses ng tao pong nakagat ng inyong aso. At saka yung tinatalakay po natin, di ba, yung meron po tayong provision sa Civil Code na may pananagutan po ang may-ari ng hayop sa kung sa anumang pong perwisyo o pinsala ang maaring maidulot ng kanyang alaga. So kahit sabihin nyo pa po na anti-rabies act, hindi po covered yan. So hindi naman po totoo yun. Meron pa po tayong Civil Code po, no, na nagsasabi po na anumang pong perwisyo o pinsala na maaring maidulot ng inyong alaga ay kayo po ay liable po, no. Liable po kayo sa anumang perwisyo na maaring maidulot ng inyong alaga, aso man po ito o pusa. Ito po, at tapos dun po dun sa Anti-Rabies Act po natin, syempre, di ba, maaari po magbayad ng 25,000 pesos na multa ang sino mang tatanggi na ipaobserba ang kanilang aso at bayaran ang medical expenses ng taong nakagat nito. Ayan po, no, malaki-laki din po yan, 25,000 pesos na multa sa sino mang tatanggi na ipaobserba ang kanilang aso at bayaran ang medical expenses ng taong nakagat nito. So malaki po yan, na 25,000 pesos. Kasi po, minsan ang medical expenses naman po, maaaring umabot lamang po, 5 to 10,000 pesos. Ngayon po, pag tumanggi kayo, eh syempre po, pagbabayarin po kayo ng multa, 25,000 pesos plus yung pa po medical expenses. So hindi po maganda na tumanggi po kayo, no, sa inyong pagbabayad po ng medical expenses. At syempre po, tulungan din po natin yung taong nakagat po, no, dahil po ito ay ating alaga po. Sabi nga po natin, responsibilidad po natin yung ating alaga. Kaya kung sakali po makakagat po siya ng tao, ay tulungan naman po natin yung taong nakagat. Huwag po nating takbuhan at huwag po nating tanggihan, lalo po alam naman po natin na yung aso po natin ang talagang nakakagat doon sa tao. Ito po, tuloy-tuloy pa rin po yung mga katanungan from YouTube po, Mary Aubrey from YouTube also. Attorney, paano po kung nakakagat ang aso sa bahay namin at aware na po ang person na nakakagat talaga ang aso? Ayan po, no, wala naman pong kaso kung yung aso ay nasa labas o yung aso po ay nasa loob ng bahay po ninyo. Syempre po, nangyayari po yan, no, may mga bisita po sa bahay, no. Yung aso po nakatali sa loob ng bahay, tapos po may bisita po kayo, lalo na po dun sa mga bata, no. Tapos biglang yung aso po ay nakagat po yung inyong mga bisita po, no, o yung bisita po ninyong bata. So kahit aware pa po yung tao po na nanagat talaga ang aso at nandun po siya, hindi po iyon na masasabing hindi po ito masasabi na parang mawawala na po ang inyong liability o responsibilidad po, no. So kahit na po ang inyong aso ay nakatali po sa loob ng inyong bahay, nasa loob po, hindi po yan lumabas. Kapag po ito ay nakakagat ng inyong bisita o taong pumasok sa bahay, ay responsibilidad pa rin po ninyo bilang may-ari po ng hayop na ipagamot yung biktima ng pagkakakagat. So ang kailangan nyo po gawin, syempre po, paobserbahan nyo po yung aso sa mga otoridad within 24 hours. Kailangan nyo po mag-report sa barangay upang maobserbahan po yung aso.
Pangalawa po, syempre, dalhin nyo naman po sa ospital yung taong nakakagat po, no? At bayaran nyo po yung yung taong nakagat po, no? At bayaran nyo po yung medical expenses po nung tao. So, minsan po, yung mga anti-rabies shots po, no? At syempre po, yung mga paunang lunas na gagawin po sa ospital, kailangan nyo po magbayad. So, hindi po nawawala yung pananagutan nyo dahil po yung aso po ay nakatali at nasa loob lamang po ng inyong bahay. Ay hindi po nawawala yung pananagutan ninyo na doon sa taong nakakagat po, no? So sabi nga po natin kanina, mawawala lamang po yung pananagutan kung meron pong kagagawan po, no? Yung tao pong nakagat. So ano ibig sabihin po, no? Kung talagang inaaway po niya yung aso, no? May mga tao pong ganun, no? Diba? Hindi lamang po basta-basta nila pinapakisamaan po yung aso, no? Talagang minsan inaasar po nila, di ba? O may kung ano-ano po silang ginagawa doon sa aso. So ang ending po ay kakagatin sila ng aso. So doon lamang po siguro, no, kung meron pong direktang syempre aksyon yung taong nakagat doon sa aso. Kaya po siya nakagat, ay doon po maaaring mawala yung liability po ninyo bilang may-ari po ng aso. Kung meron pong kagagawan yung taong nakakagat po, na nakagat po ng inyong aso. At sa mga ibang pagkakataon naman po, no, mababawasan lamang po yung danyos na maaari niyang makuha. Siyempre po, no, meron po siyang contribution po doon sa pangyayari, kaya po siya nakagat ng alagang aso. Pero kailangan niyo pa rin pong bayaran yung kanyang medical expenses. So sa madaling sabi po, ay talagang kailangan po talaga nating sagutin po kung ano man pong magiging action po nung pong ating alagang aso. So magbayad po tayo ng ating medical expenses po, no? At sa ibang pagkakataon po, pag masyado na pong malala yung pagkakagat, syempre po damages po, no? Actual damages po, which means kasama po dyan yung lost of employment opportunities. Kung hindi po nakapasok yung tao sa kanyang trabaho, syempre po babayaran nyo po yung ilang araw ng tao, no, sa kanyang trabaho. At syempre po yung mga actual din po na nagamit po niya, expenses, at kasama din po yung pagpapa-hospital po.